Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hey guys, I am Levy, your aspiring architect vlogger. At ngayong araw, gagawa na naman tayo ng isang makabuluhang proyekto. So ano, tara! For today's project, gagawa tayo ng old mirror transformation. So yun na nga guys, kitang-kita nyo naman na sirang-sira na siya. Ayan. So bale, nag-iwalay na yung mirror saka yung mainframe niya, and kitang-kita nyo na patapon na talaga siya. Pero kasi hindi lahat ng patapon eh dapat nang itapon. Parang relasyon nyo, sirang-sira na nga, pinipilit nyo pang ayusan. Ito pa kaya? Char! Gago! So samahan nyo akong ayusin tong salamin na to, and let's see what we can do about this. First off, clean up the mess. Ganun talaga guys, bago ka mag-start ng bago, kailangan malinis muna at wala kang sabit. Char! Tanggalin lahat ng dapat tanggalin. Dapat kasi pag ex mo na, wala nang attachment pa. Char! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. For this project, we needed different kinds of synthetic diamonds and pearls. The colors were ranging from dirty white to darker shades of brown. By now, I think alam nyo na yung magiging concept ng project natin. Kasi ako gusto ko yung ano, yung kumikinang, yung malariana style, ganun. But before we start, samahan nyo akong magpainit. What? Yes, magpapainit muna tayo ng glue gun. Kayo ha? Anong naisip nyo? We start with the bigger diamonds together with the pearl at the center. Lay out them one by one. Isa-isa lang ha, huwag mo silang pagsabay-sabayin. Char! And me be like, shucks, matatapos ko kaya to? Do it! Just do it! Pero syempre, ang buhay, tuloy lang ang laban. Kaya mo yan, girl. Siya nga, kinaya mo eh. Yan pa kaya? Char! Yay! We are done with the bottom part. Let's now move on to the upper part. For the upper portion, we are going to design it with a set of flower gems. The good thing here is that I bought it as a ready-made bracelet, and so, di ko na siya kailangan isa-isahin. That makes it easier for me to put it on. So shine bright tonight. So you can see here na naka-emboss siya, and ang laki ng bakanteng space. Gagawan natin ang paraan para matakpan yung nakaraan. Char! Para matakpan yung butas na yan. Ginamitan ko ng pearls para pangtakip butas in a way na magmukha din siyang classy. We will use this vintage brooch as our main ornament. This brooch will complete the topmost part of the mirror frame. More drama and details into our headpiece, I added pieces of small diamonds around it. Eto na guys, yung moment na nakakapagod, yung minsan nasa punto ka na di mo na alam gagawin mo, tapos nakatulala ka na lang sa kawalan. Tapos iniisip mo na lang yung future jowa mo. Yung parang si ano. Are you lost, baby girl? Char! Balik na nga tayo kung ano-ano na pumapasok sa isip ko eh. On the third day, alisin lang natin lahat ng sakit ng kahapon. Ganun, kasabay punas pangtanggal sa mga pangakong napako.
Char! Guys, pag kailangan nyo ng katulong, alam nyo na ha. Chat nyo lang ako. So yun, linisan lang natin to bago natin i-paint. So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds. This is an oil-based enamel paint. This type of paint is commonly used on wood surfaces. I only bought this type kasi walang available that time sa hardware na napuntahan ko. But then, if I were you, make sure to buy a water-based paint kasi mas mabilis matuyo, walang amoy at mas madaling linisan. So yun guys, alam nyo na, magmahal kayo ng architect. Kung eto nga napipinturahan niya eh, buhay mo pa kaya? Char! See the magic of paint? With a fresh coat of paint, we find a way to make old objects look good as new. We use this white kind of diamonds for the middle portion of our mirror frame. We put the diamonds and pearls alternately. Salitan yung paglagay ng diamonds and pearls layout para hindi naman umay tignan. Let's add black diamonds to balance the color harmony. We already use white pearls and white diamonds and it looks so light. And so we needed a darker shade to have a contrasting effect. Remember, opposite attracts. Char! Yung single tita nyo, pagod na. Grabe siya mag-effort, no? Pero kahit anong effort niyan, iniiwan pa din naman. So yun na nga guys, OMG guys, OMG talaga, tapos ko na siya and finally, okay na, na-layout ko na yung mga pearls and diamonds and later, makikita niyo yung finished outcome. And now, gagamit ako ng OMG. Yan, kailangan natin ito. Naisipan ko na gumamit ng nail polish para kuminang or para mas tumingkad yung mga pearls and diamonds natin and gamit ako nito para mas tumibay yung kapit ng mga pearls natin and diamonds tulad na lang ng pagkapit ko sa nakaraan namin. Char! So, simulan natin lagyan sa pataas, pababa. It's already our fourth day in doing this mirror transformation and the last thing we have to do is to finally attach the mirror to its new frame. Sana all attached, diba? We will be using a no more nails. Ano nga ba ang no more nails? It is a heavy duty construction adhesive. Ito yung alternative na gamitin kung ayaw mong magpako. Ganun siya kadikit. Buti pa to madikit, sure kang di ka iiwan kasi sa jowa mong lagi kang binibitawan. Char! Kunin ang frame at idikit ang mirror ng dahan-dahan. And we're all done. Let's just make sure na dikit para di tayo iwan. Char! Para di talaga sila maghiwalay at totally secured yung salamin natin. Here are the before and after comparisons. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. From this old mirror na itatapon na sana and sino pa ba kasing magtsatsaga na ayusin pa to, diba? Ako lang naman yung nagtsaga sa kanya pero pinagpalit pa rin sa iba. Char! From this to this. Do you know that diamonds are a girl's best friend? That's right. That is why I make it as a design concept for this project. Just look at how these diamonds comprehend with the pearls na isa din sa most appealing natural material na ginamit natin. The combined beauty of diamonds and pearls was very feminine. Perfect talaga tong design concept na to sa mga certified single tita like me. From being the old mirror transformed into this sophisticated yet classical piece of art, it turned out to be so extraordinary and a fashionably modish look. And now it brings out shimmer and luster that makes this mirror stand out.
O, diba, yung patapon biglang nagkaroon ng bagong muka? And who could have imagined na maigaganda pa pala siya? It's all about being practical and at the same time being creative. Hindi porket kahit na, iiwan mo na. Hindi ba pwedeng magstay hanggang sa maging better siya? Sure! I hope you guys like it, and if you have any more design suggestions about this old mirror transformation, feel free to comment down below, and please keep on subscribing to my YouTube channel to see more of my upcoming projects. Bye, Artie Vegan!